ito bawal to sa long ride. Yo sa mga ka-Village Boy, Jeriel of J-Cam. Maro, nagbabalik. Ngayong araw pag-uusapan natin yung mga iilang bagay na makakatulong sa'yo pagdating sa long ride. Kasi may mga iilan dyan na nagtatanong sa akin, lalo na sa mga long rides na pinupost ko, kaya ba daw ng kanilang motor? O kaya, hindi ba daw masakit puwet, masakit yung katawan, masakit yung mga kamay? Hindi tayo magpo-focus dun sa mismong motor. Kasi ang motor, kung in good condition yan, malamang sa malamang, kakayanin yan. Sabihin na natin yung long ride mo is from Visayas patungong Luzon, 200 kilometers to 500 kilometers or more. Iba't ibang kategorya tayo ng mga rider, may mga newbie riders pa. Hindi pa ganun ka experience pagdating sa long ride. May mga ilang bagay akong ibabagay, sana di ko makalimutan, pero yung pinakauna, ito bawal to sa long ride. Ang ihirap ibalik. Subali, itong pitaka, mas mainam na huwag mo siyang ilagay sa likod na bulsa mo. Sabihin na natin riding pants mo or jeans mo, huwag mong ilagay doon. Kasi most of the time, naririnig ko sumakit, masakit daw puwet nila sa mga rides nila. Well, isang bagay doon, syempre yung quality ng upuan ng mga motor nila, pero malaking bagay din. Pag naglagay ka ng bagay katulad ng pitaka o kaya sabihin na natin panyo o kaya susi sa likod na bulsa ng pants mo, kasi magiging uneven yung surface nun or lapat ng puwet mo dun sa upuan mo. So habang nagra-ride ka, mararamdaman mo yun. Kaya nakita nyo sa thumbnail na sinabi ko bawal ang pitaka. Pangalawa, iwasan mong mag-backpack. Ilagay sa U-box mo yung mga bagay-bagay, or kung di talaga maiiwasan na meron kang bag, may iba na tank bag yung ginagamit, ilagay mo dito sa harapan or sa gulay board. So pwede din yon. Kahit gaano kagaan yung backpack mo, habang lumalayo or habang tumatagal yung biyahe, sasakit at sasakit yung katawan mo. Particularly yung dito shoulders area mo, saka yung likod mo. Pangatlo, relax. Chicken wings. Yan, relax. Hindi mo naman kailangan talaga na maging, tense sa paghawak ng manibela. Most likely, magiging tense ka lang kung medyo napa-heartbreak ka. Other than that, you have to relax. Huwag mong kalimutan mag-deep breathing. Tapos, bend your elbows. Isang bagay din na nabibigay ng bent na elbow, mas madali kang mag-swerve o kaya umiwas sa mga problemadong daan o hazard. Madali mo siyang i-counter steer kung bent yung elbow mo. Saka yun naman talaga yung dapat sa riding. Hindi dapat yung ganito. Straight na straight. Delikado yun. Pag na-underestimate mo yung isang corner, malakas yun or mabilis yung approach mo, panigurado, overshoot ka. Pahinga. Importante pahinga. Kunwari, magta-travel ka ng 500 kilometers. In the days before that, try to sleep well. I remember the vlog of Kenji, 2020, December, na-disgrasya siya. Hindi mabilis yung takbo niya, pero ang sabi niya doon, nakatulog siya. Kasi prior days, siguro mga 2 or 3 days before that, babad siya sa pag-e-edit ng mga vlogs niya. If ever nasa ride ka na, kung wala ka namang problema sa energy drink o kaya sa mga kape, pwede mo rin gamitin yon. Pwede ka rin uminom. Kung nasa medyo malayo na yung nabiyahe mo, tsaka medyo nararamdaman mo na napapapikit ka, hanap ka ng safe na area, tapos tigil ka saglit, 15-30 minutes, pwede na yon. Kahit makapikit ka lang ng konti, babalik yung sigla mo doon. From time to time, try to stretch your legs or pwede kang tumigil. Yun nga, stretching, ihi, inom tubig or kain ng konti. Saka pagdating naman sa pagkain, pakonti-konti lang. Huwag yung parang eat all you can. Yung kunwari, malayo nang yung nabiyahe mo, tapos manananghalian ka. Yung tipong eat all you can. Yes, you can eat yung tama lang na rami. Kasi pag bumigat yung tiyan mo, lalabas yung sakit ng baboy eh. Ang sarap matulog, lalo na pag medyo tanghali. Ganun ako eh, moderation lang ng pagkain. Pagdating sa motor, special mention ko lang yung gulong. Yung gulong, isa sa pinaka-importante pagdating sa long rides. Pag hindi maganda yung pressure ng gulong mo, makaka-apekto sa handling yan. Saka makaka-apekto din yan sa lifespan ng gulong mo. Madaling mapudpod. Saka sa sinabi kong handling kanina, kwento ko na lang yung saglit. Yung kaibigan kong naka-NMAX dati, kasama ko sa break-in ride nito, parang gumagewang-gewang o yung matagtag yung kanyang likod na siya. Akala niya may problema yung suspension niya. Pero in reality, ang may problema is kulang
ng hangin yung gulong niya sa likod. Minsan kasi, lalo na pag naka-tubeless yung motor, hindi natin nahahalata na nagkulang na pala ng hangin. So make sure, beforehand, kung magra-ride ka, long ride, try to check the pressure of your tires. Now, emphasize ko lang din to stay hydrated. Siyempre, yung pinaka-basic sa lahat, wear the proper gears. If umuulan, if merong hindi magandang panahon, try to bring raincoat. Kasi pag giniginaw ka, mas nagagamit mo rin yung energy mo dyan. Saka mahirap din sa pangungurbada yung giniginaw ka. Now, speaking of gear, isang emphasis ko talaga, lalong-lalo na ngayon, na alam ko na kung ano yung dahilan, kung bakit meron akong ringing sa aking mga tenga o yung tinatawag na tinnitus, eh yung hindi ko pagsuot ng earplugs dati. As much as possible, magsuot ka din ng earplugs. So sa mga hindi familiar, merong nabibiling earplugs na mura lang, 100 pesos lang, 10 na disposable. Meron ding mga medyo mamahalin na nare-reuse mo. Ang benefit dyan, syempre, mas reduce yung wind noise ng ating mga helmet. Kasi majority of our helmets, lalong-lalo na kung entry level to mid-range lang, maingay talaga. Hindi siya acceptable, lalong-lalo na long ride. Kasi 15 minutes lang ng exposure mo ng maingay or wind noise na abot-abot hanggang 80 dB o kaya 85 dB, nakakabingi na yan. Tsaka isang bagay din, ang reduced wind noise na resulta ng pagsusuot ng earplugs, malaking tulong din yan para hindi ka madaling mapagod. Actually, meron nga akong vlog pagpatungkol dyan eh. Pwede nyong tingnan dun sa previous videos ko. Meron dun. Isang bagay din na gusto kong idagdag, kabisaduhin mo yung pupuntahan mo. Tingnan mo yung mapa, yung mga posibleng area na wala masyadong gas station o kaya yung mga medyo mahirap na daan. Kasi minsan yung pinagtatanungan natin, mungusuan ka lang tapos sasabihin malapit na, hindi pala ganun kalapit o kaya talagang nailigaw ka niya dahil sa tinuro niya. Meron lang akong ikikwento saglit. Noon kasing 2010, yun yung pinakaunang long ride ko. Bumiyahe kami ng tatay ko, siya yung back ride ko, 250 kilometers. Siyempre, wala pa akong experience noon. Ang gamit ko is Honda Wave. Sa sobrang newbie ko noon, sa layo na. Tapos 60 kilometers rin talaga yung pinaka top speed ko noon. Ang nangyari, pagkarating ko ng bahay, ang sakit ng katawan ko, tapos itong kamay ko, hindi na ako makatext. As in, hindi na siya gumagalaw. So yun sa mga hindi makakalimutan nangyari sa akin pagdating sa long ride. Saka, by the way, yung helmet na ginamit ko noon, ang nakakatuwa is helmet na pang construction. Yung yellow, ang pinakahuling tip ko, keep your riding style na smooth lang. Smooth ka sa acceleration mo, smooth ka rin sa braking mo. Kasi kung hard braking palaging ginagawa mo, kailangan mo ng energy dyan na mataas kumpara kung smooth lang, di ba? Kasi pagdating sa long ride, tinitipid natin yung ating lakas as much as possible. So I guess hanggang dito na lang siguro ang ating vlog. I hope meron kayong natutunan out of watching it. Kung meron man, please do not forget to leave a like. At least like lang. Huwag na kayong mag-subscribe. But before ending this monovlog, I have to leave you with this poem. Roses are red, violets are blue. Gusto mong maging maganda ang experience mo sa long ride, subukan mo yung mga tips ko, bro. So that's about it. Again, this is your boy, Jerry of JK Moto, saying you. Bye-bye. Woohoo!